Bahagi ng Makeda Bay ang malaking bahagi ng baybayin ng Zumarraga. Dahil napanatili ng mga Samarnon ang kalinisan ng Makeda Bay, sagana ito sa lamang dagat. Andito ako ngayon sa Makeda Bay, ipinagmamalaki ito ng Samar kasi hindi lang mga isda ang makukuha dito sa Makeda Bay. Meron pa silang mga nakukuha dito na mga shells. Isa sa mga pinagmamalaki nila, yung tinatawag na sarad. Tara, sisirin natin. Bukod sa sisi, isa pang kabibi ang itinuturing na specialty ng mga Samarnon. Pero di tulad ng sisi na tinitiktik lang sa batuhan, kailangan naman itong sisirin. Karaniwang 15 hanggang 20 feet ang lalim ng tubig na kailangang sisirin. Kasama ang mga mangingisda, sinisid namin ang parting ito ng Makeda Bay kung saan maraming makukuhang sarad. Pero may kalabuan ang tubig sa parting ito ng dagat kaya medyo nahirapan kaming sumisid at maghanap ng sarad. Mahirap po kasi medyo matalas yung shell niya at saka pag malabo yung dagat, pag dudukot mo minsan di mo matatansya yung kung saan mo siya hahawakan. Sa sea floor makikita ang sarad. Karaniwang ang kalahating bahagi nito nakabaon sa buhangin. Ito yung tinatawag na sarad dito sa Samar. Sa mga Bicolano ang tawag dito baluko. Sa English, pen shell. Para siyang malaking-malaking tahong. So iisipin mo madali siyang makuha, pero ang problema, yung mga ganitong klaseng mga shell, nakikita siya sa mga muddy areas, so medyo madilim dun sa ilalim ng tubig. Kaya medyo mahirap din siyang kunin. So ito na yung nakuha nating mga sarad mula sa Makeda Bay. Iluluto na natin. Pero ang challenge dito ay paano bubuksan yung ganitong sarad nang hindi siya nasisira? Okay. At medyo matalas siya, so anong gagawin ko? Ganitong gagawin po natin. Mm-hmm. Dahan-dahan natin ito, ano yun ang kutsilo sa loob. Sino? Para... Ah, tatanggalin na siya sa ano. So sisilipin mo siya. Dahan-dahan lang po ma'am, medyo matalas yung ano nito. Matalas ang ano po? Yung shell po niya. Hindi bubukas yung shell? Bubukas pag natanggal na yung sinasabing, kung tawagin ito sa amin, tinga, yung puti. Nahahawig man sa tahong ang mga sarad, mas malaki ito ng 10 beses. Hindi rin sa pamilya ng mussels o tahong nabibilang ang mga ito, kundi sa pamilya ng mga clam o tulya. Yung sarad ay meron siyang parang nakadikit eh. Oo, nabilog. Nabilog. Yun ang mahirap tanggalin sa loob. Ito na, bukas ko na. Ay! Wow! Yan na po. Nasira, sorry. Wow! Look at that! Ayan. Yun! Ito lahat kakainin natin? Ayan, ito, pang-export to. Ito ang pinakamasarap na parte ng sarad, ma'am. Itong puti. Itong puti. Parang yung scallops, ano? So, ito, alin ang hindi kinakain dito? Ito po, itong kaparte po. Ito, gaganyanin mo po. Tapos, itong parang itsurang chicharon bulaklak. Yes po. Hindi yan kinakain. So, kailangan tanggalin ito. Yes po. Ang sariwang sarad, masarap daw iulam. At ang pinakapaborito nilang luto dito, adobong sarad. Saan niyo po natutunan yung ganitong ano pagkain? Sa mga magulang ko po, lola, lolo. So talagang ito palagi ninyong kinakain dito. Okay. Lahat na? Yes po. Okay. Makikita mo, lumiit na siya, no? Yung ano nang susunod? Po, toyo. Gaano karaming toyo po? Kahit yan lang. Ito na lahat, ubus ko na. Isang jigger. Depende po sa dami ng niluluto paglalagay po mamang toyo. Mm-hmm. Katapos po ma'am, suka na po. Suka na. Gano'ng karaming suka ganun po? Ganon din po sa toyo. Ang bango na! At dahil nga nandito tayo sa Samar, marami dun sa mga dishes ng mga Samarnon laging may gata kasi mayaman sila sa nyog. May dalawang klase ng gata eh na pinakita ka. Ito po, yung unang gata. Mm-mm. Ito yung unang wala piga. Wala po itong unang piga. Mm-mm. Pure talaga. Pure talaga. Walang tubig. Okay. Yan, may konting tubig. Ito, may konting tubig nito. Yeah. So, ang gagamitin natin... Yan muna, yung may konting tubig. Yung may konting tubig. Patutuyuin muna natin yung unang gata na inilagay.
So mukhang natutuyo na siya ng kaunti. Yes, pero meron pang konting sabaw. Meron po. Pero okay na ba yan? Okay yung ganyan? Okay na po. Nilagay na natin yung pure na gata. So bago siya maluto, lagay na natin yung sili. Depende na lang sa inyo kung anong klaseng sili yung gagamitin ninyo. At ito na ang ating adobong sarad. Woo! Excited na akong tikman to. Ang pinakamasarap na parte daw ng adobong sarad ay yung puti. Ay! Ang sarap ng sarad. Very chewy siya. Masarap. Sarap. Akala ko lasa siyang, akala ko ang malalasahan ko parang tahong, pero more of parang scallops ang nalalasahan ko sa kanya. More of scallops.